Hello mga kalakwatsa sa Riyadh at mga kagora. So, once again, this is your Michael Vincent, ang inyong kalakwatsa at kagora sa Saudi Arabia. So, ngayon, ang pinaka main topic natin, lalakasan ko na lang ang boses ko. Gawa nga ng yung microphone, tinanggal ko sa cellphone ko. So, paano magsimula? Tulad ko, nagsisimula din sa paggawa ng aking vlog. So, share ko lang sa inyo kung paano magsimula o ano yung pinaka mga materials na pwede mo siyang ihanda sa paggawa ng inyong vlog. Unang-una, magkaroon ka ng sarili mong cellphone. So, kailangan mo ng cellphone. Yan si Aruta at saka yung kasama ko sa ano sa Jeddah. Dati si Jean Lasiste. Kamusta Jean? At saka si Aruta. So, kailangan natin ng cellphone. Unang-una, paano ka makakapag-vlog kung wala ka namang cellphone? So, ito yung pinaka-main pinaka-nangunguna sa paggawa ng vlog mo is kailangan mo ng cellphone. Ang cellphone kasi ginagamit natin to bilang isang material sa pagkuha ng video. Okay? So, cellphone. Ngayon, pag may cellphone ka, meron kang video. Kung wala kang video, matik, wala kang cellphone. So, unang-una, kailangan mo ng cellphone. So, pangalawa, para maging maganda naman yung audio mo, pag dinownload mo, malakas at clear yung audio ng iyong video. So, kailangan mo ngayon mag-invest kahit papaano ng microphone. So, minsan sa mga video ko dyan sa YouTube ko, minsan mahina. Gawa nga na hindi ko nagamitan ng microphone. So, kailangan natin ng microphone from Shure. So, ang microphone na binili ko is direct na kagad sa iPhone natin. Sa mga iPhone users, ito yung mga ina-advise ko para sa inyo. So, advisable ko, bumili kayo ng microphone ninyo. Sa mga vlogger at mga iPhone user, ito yung pinaka-the best na bilhin nyo. Para sa ganon, direct na kagad yan sa cellphone ninyo. So, ito po siya. Wait lang. Ito po yan. Mabibili nyo po yan sa Jarir. Sa Virgin. Virgin at saka sa may tapat ng Carrefour sa Granada Center, meron doon yung bilian ng mga mga piano, mga gitara. Meron doon. Mas mura doon kasi doon ko nabili to. So, kailangan nyo ng microphone para maging maganda yung audio nyo sa video nyo. So, para halimbawa, tulad ngayon, walang microphone yan kasi nga pinapakita ko sa inyo to. Nilalakasan ko na lang yung boses ko. So, pag gumagawa kayo ng video, lalong-lalo na sa bahay lang din naman. So, halimbawa ito, nakasalpak ngayon dito sa may ano ko, sa cellphone ko, habang gumagawa ko ng video ko. So, kailangan nyo ng connector. Ito yun. Okay? Bakit kaya ka? Bakit ka mo? So, paggagawa ka ng video, so, habang nakasalpak yan sa phone mo, madaling mag-drain yung battery. So, ang pinakauna mong gagawin, so, kailangan mo i-connect to. Kailangan mo rin i-connect dito sa cellphone mo. So, meron ka ng microphone, nakakonnect na yan. So, pwede mo siyang i-connect na ganyan. At ito, kailangan mo i-connect sa charger mo. Habang naka-live ka, naka-charge ka na, nakakabit pa yung microphone mo. Hindi siya madaling mag-drain. So, yan. Sa mga vloggers. So, kailangan nyo ng microphone para maging maganda yung audio ng inyong video. Okay? So, unang-una, kailangan nyo ng cellphone. Kahit anong klaseng cellphone, mapa Samsung, mapa Huawei. Kaso nga lang, kung gagamit kayo ng ibang brand, hindi siya iPhone,
hindi nyo magagamit ito. Kasi exclusive for iPhone only. So, second, meron na tayong cellphone, meron na tayong microphone. So, kailangan naman natin ng pangatlong requirements is gimbal stabilizer. So, kailangan natin to, guys, lalong-lalo na pag ikaw ay nasa labas na ng bahay mo. So, kailangan mo na ngayong lumabas. So, kailangan natin ang gimbal stabilizer. So, ano nga ba yung gimbal stabilizer? Ito yung ginagamit ng mga vlogger to, lalong-lalo na pag kumukuha sila ng video. Okay? Lalong-lalo na pag nasa sasakyan. Dapat kaya gamitin mo to para ma-videoan mo yung mga madadaanan mo. Ngayon, kung ginagamit mo to, hindi malikot, hindi siya maganyan. Alam mo kung wala kang gimbal stabilizer, ang video mo masakit sa mata eh, magalaw eh. So, kailangan mo to. So, kailangan, hindi naman sa lahat ng mga vlogger, advisable na gumamit ng mga to kasi minsan may kamahalan to eh. Hindi naman sinasabi kung magmamayabang tayo. Kaso nga lang, kung ikaw magaling ka talaga, hindi naman malikot yung kamay mo, bakit di mo pwedeng gamitin, magiging practical tayo ngayon. So, kung kailangan mo naman ng gimbal stabilizer, bakit hindi? Kung kaya naman ng bulsa natin, so kailangan natin ng gimbal stabilizer. So, advisable ko, Zion Smooth 4. Meron ka ng stand. So, ang kagandahan nito, yung battery shelf life nito, mahaba, abot yata ito ng 12 hours. O kung hindi man 12 hours siguro. Ya 12 hours, okay na rin yun. So, kailangan natin ng stabilizer. Para sa ganun, hindi malikot, maganda at smooth yung paggawa mo ng video mo. So, pangatlo, so, paano tayo mag-edit ng video mo kung wala kang laptop? Okay, so dalawa kasing pwede kong paggamitan. Meron akong laptop, pwede kong i-edit yan. Kaso ang problema ko ngayon, nag-download ako ng Filmora 9 online, $59. Kaso ngayon, ginagamay ko pa lang. So lahat ng napapanood nyo sa video ko is gawa yan ng cellphone ko. So dito ako nag i-edit. Kaya sabi ko sa inyo, mahalagang cellphone eh. So pwede naman kayo mag-edit sa laptop at pwede naman kayo mag-edit sa desktop. So yan yung desktop ko, guys. Yayamanin. Okay. So hindi naman kailangan yung desktop mo masyadong mahal. Tama lang ba para makapag-edit ka ng video mo, 'di ba? So ang ginagamit ko, guys, sa pag-edit ng aking video is kailangan lang natin ng ang sekreto ko diyan is iMovie. So yan po yung iMovie, guys. Makikita nyo, ito po yan. So dyan ako natuto sa pag-i-edit ng video sa iMovie. Ang nagandang kasi ng iMovie wala siyang signature, not unlike sa mga application pag gumagawa. Halimbawa, I don't want to mention some other application, guys. Makikita mo kasi, pag gumagawa ka ng mga nag-i-edit ka, may signature yan, ganito. Ay, in-edit nito sa ganitong application. So, ganun din yan sa ibang application, may mga signature yan. So, mas maganda, pag wala, at least, di nila malalaman na in-edit mo pala sa ganitong application. So, yun ang kagandahan ng iMovie. At saka madali siyang sundan. So, guys, unang-una, tandaan nyo, kailangan nyo ng cellphone. So, cellphone lang. Kasi kailangan natin ng cellphone sa pag-edit at pagkuha na video. So, sa cellphone na to, nandun yung iMovie ko. So, doon ako nag-edit. So, pangalawa, kailangan natin ng microphone para naman maging maganda yung audio natin sa video natin. So, pangatlo, kailangan mo naman ng connector sa cellphone mo, sa charger mo at saka sa mic mo para pag gumagawa ka, tulad ngayon gumagawa ko ng video ko dito sa bahay ko, so hindi ko na ngayon ginamitan ng microphone, gawa nga ng pinapakita ko sa inyo diyan, kaya medyo nilalakasan ko na lang. So pangatlo, hindi naman advisable na
sa mga vlogger na bumili ng microphone kasi ang microphone may kamahalan. Pwede naman gamitin yung headset nyo habang naggaganyan. Pwede nyo itutok, pwede naman yung ganun ba? Discarding marangal lang ba? Kung saan tayo nakakatipid at di naman tayo kumikita agad-agad. So, discarding marangal ang gagawin natin yan. Maraming gumagawa niyan, discarding marangal. So, para sa akin lang, ito kasi yung mga inuna ko. So, pagkatapos nito, kailangan natin ng gimbal stabilizer. So, ganun, ikaw kung nagbibisikleta ka, nakamotor ka, nasa sasakyan ka, kukuha ka ng mga video mo. So, kailangan mo nito para hindi maging malikot. Hindi masakit sa mata pag naka-download na yan. Kasi, pag ang camera, yung cellphone mong gamit is magalaw, ganyan-ganyan yan sa screen, magalaw. So, masakit sa mata. So, kailangan mo to. So, magiging ganito ang tsura niyan, mga kabayan. So, tulad ngayon yan, nakita natin para alam nila na hindi lang tayo panay duck. Okay? Hindi lang tayo panay duck-duck, mga ano, kagora. So, tulad ngayon yan, so, may microphone ka na. So, gamit ko ngayon ay iPhone, iPhone X lang. So, kailangan mo ngayon ilagay sa may stabilizer mo. So ngayon, open mo lang stabilizer mo. Okay? Tulad ngayon yan. So i-open ko na ngayon yan. Diba? Yan. So pag in-open mo na, so meron ka ng mic, meron ka ng cellphone na ginagamit sa pagbibideo, at meron ka ng stabilizer. So ang gamit nito guys is hindi siya malikot. Tignan nyo guys, kahit ganyan-ganyan mo lang, focus lang yung cellphone sa isang object. Tulad nyan, ganyan. So yun yung kagandahan ng gimbal stabilizer. So yun lang ma-advise ko. At ang pinakaulay yung application, in-endorse ko na sa yung iMovie. Ang iMovie ako nag-edit kasi madaling sundan. Tsaka yun lang unang-unang application na nagawa, nasundan ko kasi sa pag-edit. Actually guys, first time lang ako sa paggawa ng video ko, pag-edit ko ng video ko. First time ko rin mag-vlog talaga. So, unang-una, iMovie talaga ako natuto. Pagkatapos, following is sa mga cellphone, mic. Actually, itong mic matagal na to sa akin. Actually, meron din akong drone. Ang drone hindi ko magamit-gamit sa Saudi. So, gagamitin ko na lang balang araw sa bakasyon ko sa Pilipinas. So, exciting yan. Interesting, guys. So, yun lang masasabi ko, guys. So, bilang isang nagsisimula sa pag-vlog at paggawa ng mga movie o mga video mo, kailangan mo ng cellphone. Ang cellphone din naman natin kailangan ng masyadong mamahaling cellphone. Basta pwede tayo makakuha ng video at pwede tayo makapag-edit sa cellphone na yan. Bakit hindi? Diba? Pagkatlawa, kung may pera-pera naman tayo at may budget naman tayo, bakit di tayo pwedeng bumili ng mic? Diba? Ang mic, napakalaga niyan. Para sa ganon, maging maganda yung audio mo sa video mo. Pangatlo, so, kailangan mo naman to. Lalong-lalo na ngayon, gumagawa ako ng video ko. So, dapat nakasalpak to sa isa kong iPhone. Kaso nga lang di ko na sinalpak kasi nga gawa ng gusto kong i-demonstrate sa inyo yung mga kailangan natin sa paggawa ng video. Okay? Pangatlo is kailangan mo ng stabilizer. So ang stabilizer, mahalaga to lalong-lalo na sa labas para hindi maging malikot. Maraming gamit ang stabilizer guys. Hindi lang ito sa pagkuha ng video, no. Pwede natin gamitin ito sa camera. O pwede, maraming use talaga to pag nakabili kayo nito. The best talaga. At meron din tayo nito, pinaka-stand niya. Para sa ganon, kung sakali gusto mong kuhanin yung sarili mo, pwede mong iwan lang yan sa isang place. Diba? I-follow mode mo lang yan, susundan ka yan. May sarili siyang follow mode. So napakaganda guys. So guys, ito lang makasuggest ko sa inyo. So sana nagustuhan yung video ko na to. Pag nagustuhan nyo to, please give me a subscribe, like, and share na lang po tayo. So, maraming salamat sa mga katambay ko dyan, kagorabels ko, so, kalakwatcha ko dito sa Riyadh.
So, kita-kits na lang tayo sa next video ko. Sana may natutunan kayo sa akin. So, maraming salamat.